Alright. So, mga trip, no? At, ayan. Tuturo ko paano ikakabit o yung visor natin. As requested by ano, no, Mark Saranilla. So, ayan. So, thank you for subscribing, no? And comment lang kayo kung anong gusto nyong trip natin, di ba? Naalala ko may comment, di ba? Nga, paano daw ikabit yung visor. So, ito yung mga gagamitin or ito yung complete set. Okay? So, may visor, mayroong bracket, ayan, may bracket for gravis, and then, of course, the side mirror. Ito yung mga adapters, and ito yung mga bolts. Itong apat na to para dito sa side mirror. Itong apat na to para dito naman sa visor. Okay, may kasama din tong Allen wrench. Okay, and ito yung gagamitin nyo, no? Tools na pwede yung gamitin. 14 na open wrench, or kung meron kayong ratchet na meron kayong socket wrench na 14mm, yan ang gagamitin. Okay, mamaya ko tuturo kung anong meron dito, anong special meron dito sa mga ano na to, bakit ito ibang kulay. Ako nagtataka ako nung una bakit ibang kulay ito, eh. Ayan, so mamaya tuturo natin. Okay, so hanapin mo kung may bracket, no? Pwesto mo kung saan ka nakaharap. Halimbawa, nakaupo ka sa motor, ganyan. So, ganyan ang pwesto niyan sa motor. So, titignan mo ngayon kung saan, ano yung left and right na side mirror mo. So, side mirror mo, kung ito yung left, no? Ayan. So, pupwesto mo ngayon. So, sure ka na ito na yung left na side mirror mo, no? Then, yung side yung sa right, of course. So, ngayon, kakabit mo na, no? Ibabolt mo na yan. And pareha siya, nakabit mo. Okay? And then, pag nakabit mo na pala siya, ayan. So, kita mo, bago mo ilagay yung nut, lagay mo muna yung lock washer. Okay? So, kung kompleto naman niya, walang problema. So, tigitigis na. Ilagay mo na yung nut. Ayan. Ayan. Huwag mo na hikita masyado. Hikita mo lang. May pwesto mo lang. Mamaya mo na nga hikita. Okay? So nakakabit na. Yung isa naman. Assembly ng bracket and tag dito, side mirror, diba? Back form. Next, kung satisfied ka na sa pwesto nung alam mo ng side mirror mo, pwede mo na siyang titikan. Okay, gamit ang Allen wrench. Ngayon, para ang gagawin mo, yung nandito, okay, sa dulo, I think nasa, ito yung digis to, eh. Kung meron kayong wrench na digis, pwede naman. Or, pwedeng pliers, pwedeng adjustable wrench. Ayan. Okay. So, ang gagawin lang nito, pangontra lang dito. Kasi iikot lang na iikot siya. Okay, para mahigpit ang lumabuti. So, fix mo lang. Hold it. Hold mo na dito. Una, ano mo muna, no? Ang tawag yan. Kontrahin mo muna kahit daliri mo lang. Pag di na kayang kontrahin ng daliri mo, gagamitan mo na lang. Ang tawag yan. Yan, no? Baka mo muna dyan, kontrahin mo. Tapos tsaka mo, bihitin. Ngayon, yan ang isa sa. So paghihigpitan mo na, sorry kung hindi naman na kailangan ng ano, mas maganda kontrahin nyo na nailangin. Pero kung hindi naman na siya umiikot, goods na. Ano, tulad yan. Paghihigpitin ko, no, wait lang. Ito. Okay.
pagkakitin ko, sumusunod siya. Ay, hindi na. O, hindi na. The goods. So, ganun din gagawin sa kabila. Okay. Kamayin mo muna. Pitin mo lang ng daliri mo. Or kontrahin mo lang. Pag kumitik na ang goods na. Kasi kailangan i-fix mo talaga or kailangan mahigpit. Kasi ang tendency nito, katulad ng based on my experience, di ba? Habang ma-under ka, syempre nagbabibrate. So yung side mirror mo, nagbabibrate na ganyan. So tsaka may kumakalakalansing, gano'n. Eh since naikabit mo na, kapag nakabit mo na dun sa motor mo, mahihirapan ka ngayon dukutin ito. Mahihirapan ka higpitin yan. So, dito pa lang, habang meron ka pang access dito sa kanyang habang may access ka pa, di ba? Or maluwag pa na dudukot mo pa, ipitan mo ng maigi dito pa lang. Alright? Okay, lagi natin tatandaan ang standard na pagpihit or pagpihit ng ano ng pasara, di ba? Or pahigpit ay clockwise. Okay, clockwise. Yung dito kayo nakaharap, clockwise. Pakanan. Diba? Yun, standard yun. Ang paluwag, counterclockwise. Okay? Goods. Assembly. Ang next natin gagawin ay yung, of course, yung pinaka-visor. So, hindi kakabit na. So, ready naman na. Meron na siyang butas. Titignan nyo na lang muna kung nakalapat ba siya. Okay? So, titignan nyo kung nakalapat. Yung sa butas. Diba? O, parang ako. So, kasi pag binaliktad mo, hindi siya lapat. Ganun ulit. Ayan mo. Gusto mo muna. Ayan, yung etong medyo silver na bolts. Okay, yun ang gagamitin natin dito sa harap. Assembly na tayo ng visor, bracket, at side mirror. O yung visor set na tao. Maraming kulay ito. Merong black. Ito smoke. Tapos meron pang clear. May clear din to. Yun. So andito tayo sa motor. At yan. Punas muna. Sinuguulan. Yan, ito ang problema kapag ka wala kang proper tools na ginagamit. Yan. No? Yan. Tulad yan. May mga dents. Yan yung gumamit ako ng ano, ng pliers o plies. Ginamit ako ng plies, no? Medyo kumabiyos. Ayun, sa puno. Diba? Naiwasan sana akong nas ginagamit natin yung tamang tools para dyan. Okay? So, ito gagamitin natin para lang maproteksyonan yung inyong motor or bearings nyo. No? Ayan. So, ready nyo lang yan pag natanggal nyo yung side mirror nyong stock. Okay? So, meron yan lalagyanan. May thread yan, ano? Okay? Right. So, ang gagawin nyo, i-ready nyo ito. So, meron dito, ano, no? Titignan natin ng buti. So, itong mga to, tulad nyan, yung thread nyan, titignan natin ng buti. Okay? Anong difference nyo dito? So, okay, may makikita kayong difference yan. Okay? So,
ito yung tinatawag nating reverse thread. Okay? So, ibig sabihin, kung magkita yung thread na yon, pag inikot mo pakaliwa, okay, ibig sabihin, humihigpit siya. So, yun yung reverse. Kaya siya ibang kulay niya. Sa ibang, yan, sa ibang adapter. Diba? So, yun. Hindi siya kakagat or hindi siya hihigpit kung dun sa standard na thread yung nilagay. So, kung ito, asan na yung ginawin? May kalawang na yun. So, diba, ito, no, makikita niyo. Dun siya nagsimula. So, kung inikot mo siya pa kanan, napunta sa right, ibig sabihin, ihigpit siya, yun, no? Yan. So, ang kain niya, pag iniikot mo pa kanan, lulubog. Ano, no? Diba? So, ito ay nakalaan para dito sa kanan. Kasi ito reverse thread siya. Okay? So, tignan natin. So, diba kanina ang standard natin pag pahigpit is dapat clockwise. Ngayon, kahit i-clockwise mo yan, hindi ko dinidiinan, ha? Kapatong lang. So, hindi siya higpit. So, kung ginamit natin, ang may reverse thread. So, naked siya kapag pakaliwa. So, yun yung reverse. So, may reverse thread siya. Okay? So, dito sa kanan yung reverse thread, hahanapin nyo ngayon yung kamatch nito. Itong reverse thread na adapter. Okay? So, kung reverse sa reverse. Pero, bago nyo ikabit, para maiwasan yung pangangalawang, ako nilalagyan ko ng, ngayon ko lang nilagyan. Last time kasi hindi ko nilagyan. Konting lang. So, kung pwede nyo naman kamayin yun. Mas magandang kinakamay. So, lagyan nyo ng konti lang para pag nahigpitan mo na, hindi siya mahirap tanggalin. Ito yun. Ayun, pag nakakamay mo pa, no, ibig sabihin, tama. Okay? Hindi siya tabingi. O, di ba? Nakasagad mo. Right? Ngayon, lalagay din natin yung kabila. Okay. Ayan. O, ito pa kanan to. Yun. Pa kanan. So, hindi siya reverse standard yan. Minsan, yan. Okay? So, pagka hindi mo nakaya ng daliri, ng kamay, yan. Pero, tama naman, bumaon naman siya. Pantay yung baon niya. Okay. So, kaya gagamitan mo na ng tools. Right? So, dito ngayon, papasok ang tools mo sa either yung socket wrench or open. Okay? Open siguro, mas madali. No? Pero, mamaya, makikita natin. Okay? Una, syempre, gagamitin ko na yung socket wrench natin. Mas madali. Pero, gagamitin ko ngayon, hindi ko nagagamitin to. Okay? Ang gagamitin ko, tabi ko na yan. Bumili ako nito. Yan. Ordinary bolts lang yan. Gusto ko lang kasi, na? Wala nang extender yun. So, nakaabang kasi yun kung gusto mo maglagay pa ng another side mirror. Gusto mo marami side mirror. So, yan lang. Ito, siguro plano ko dito, pinturahan ko ito eh. Spray paint ito eh. Ito. Yan. Pero for now, yan muna. Okay lang yan. Okay. So, ayan na. Ready niya na tela or t-shirt or any towel na mag-protection na itong pairings nyo. No? Then, pwesto nyo na yung assembly. Pasok nyo muna rito. Then, i-thread nyo lang. Ipitan nyo konti. Kamay lang. Then, okay na yan. Basta naka-in place na siya.
Yung sinasabi ko, papalo kasi yan dito. Okay? So, ingat na. Ito yung reverse thread, di ba? Ito nasa baba. Ito. Ito, di ba? So, ito ang reverse thread. So, ibig sabihin, pag inikot mo pa kanan, lumuluwag. No? Ngayon, since ito sa taas ay pa kanan tayo kasi si ikitan natin. May tendency kasi ito. Okay? So, ikitan natin ang konti. Pag in-place na siya gano'n, bago natin ikitan, kukontrahin natin ng open wrench. Kaya kailangan din natin ng open wrench na 14. 40. Yan. So, kontrahin lang dyan kasi pag inikitan natin, para hindi siya sasama. Hindi siya liluwag. Ganun lang simple. So, kailangan na talaga fix mo siya or mahigpit siya na fit lang yung hindi siya luluwag. Kasi may tendency ito na sa katagalan luluwag kasi sa vibration. So, lalo na pag nasa maluluwag ka. Ayan. Yung vibration. So subscribe na. Thank you for watching.